Bilang akademiko, isa sa mga responsibilidad na aming ginagampanan ay ang pagbasa ng mga papel sa mga pandaigdigang kumperensya. Ito ay bahagi na rin ng diseminasyon ng makabuluhang pananaliksik at upang makakuha ng mga komentaryo at suhestyon mula sa mga kapwa akademiko mula sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ang pagtitipong ito ay isa sa mga naisantabing aktibidad noong magsimula ang pandemya. Gayunpaman, naging oportunidad din ang pandaigdigang krisis na pangkalusugan upang paigtingin ang pagkamalikhain ng mga tao. Bagamat suspendido ang pisikal na pagkikita-kita ng mga akademiko, hindi ito naging hadlang upang magpatuloy ang knowledge production at dissemination ng pananaliksik gamit ang iba't ibang conference application sa internet. Sa mekanismong virtual, maaari pa rin dumalo sa keynote address o sa plenary panel. Nangyayari pa rin ang tinatawag na breakout session para sa mga general panel. Maaari pa rin magtanong sa mga nagtatalumpati, pwedeng anonymous, pwedeng hindi. Bilang presenter, maaari ka pa rin magpadala ng audio-visual presentation at maaari pa rin makita ito ng mga attendee. Sa madaling salita, tuloy pa rin ang academic networking at pagbuo ng potensyal na kolaborasyon. Ang kaibhan, nasa kanya-kanyang bahay o opisina ka, at tanging click ng computer ang magdadala sa iyo sa mga assigned room. Pansamantala, isinilid muna ang physical mobility upang maganap ang mga pandaigdigang kumperensya. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi na maaaring maganap ang internationalization.